Good morning mga kabahay, welcome po sa ating episode ngayon na kung saan pag-uusapan natin yung ilan sa mga mahalagang termino sa mundo ng real estate. Mga kabahay, kung ngayon lang tayo nakita at kung bago ka sa aking channel, ako nga pala si Harold ng Philippine Homes, isang accredited real estate salesperson. Mga kabahay, sa episode natin ngayon ay sasagutin natin yung isa sa mga pinakamahalagang tanong ng ating mga home buyer. Yun yung, refundable ba yung binayad natin na reservation fee? At yung down payment doon sa property na ating binili sa isang developer kung sakali man tayo ay mag-back out in the future. Okay? Mga kabahay, kung isa ka din sa mga nagtatanong, ay maaari mong tapusin ang vlog na ito sapagkat ang vlog na ito ay para din sa iyo. Okay? Mga kabahay, ang sasagot sa tanong na yan ay yung tinatawag na masedalo. Okay? Ang masedalo ay kilala rin sa tawag na Realty Installment Buyers Protection Act or Republic Act 6552. Okay? So ang batas na ito mga kabahay ay ang author nito ay yung dati nating senador ng Pilipinas na si Ernesto Maceda at na-approve noong August 26, 1972. Okay? So ngayon mga kabahay sa ating episode ay sasagutin natin sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga halimbawa. Okay? So mga kabahay, refundable ba yung binayad natin na reservation fee at down payment? Ang sagot ay yes. Kailan magiging refundable yung binayad natin mga kabahay? Refundable yan kung ikaw ay nakapagbayad na ng 2 years up to 5 years or 2 years mahigit. Okay? Ulitin ko, meron kang makukuhang refund mga kabahay kung nakapagbayad ka na ng 2 years pataas. Okay? Ang tanong ngayon mga kabahay, magkano yung makukuha mong refund kung ikaw ay nag-back out in the future? Okay? Ang sagot ay, kung ikaw ay nakapagbayad na ng 2 years hanggang 5 years, ang refund na makukuha mo ay 50%. Okay? Ulitin ko, ang makukuha mong refund kung ikaw ay nakapagbayad ng 2 years up to 5 years ay 50% doon sa binayad mo. Okay? After 5 years niyan mga kabahay, ay merong maidagdag sa'yo na 5%. Okay? So ngayon, ang tanong natin, compute natin mga kabahay, halimbawa, ikaw ay nakapagbayad na ng 7 years at ikaw ay nag-back out, magkano yung refund na makukuha mo? Okay? Ang sagot ay 60%. Kasi nga, 7 years ka na nagbayad, ang 5 years doon, 50%. Ang 6th year, 5%. Sa 7th year, 5%. 60% lahat. Okay? Ang dapat lang tandaan dyan mga kabahay, ang ay yung 2 to 5 years, 50%. After 5 years, merong dagdag na 5% na refund na makukuha mo. Okay? So, yun mga kabahay. Another mga kabahay under sa masedalo ay bibigyan ka ng grace period. Halimbawa, 2 years ka na na nakapagbayad at gusto mo nang mag-back out, hindi yan makakancel agad-agad yung unit mo kasi bibigyan ka pa ng grace period. Okay? So, ilang months bang ibibigay sa iyo na grace period? Okay? According sa masedalo mga kabahay, ay 1 month every 1 year. Okay? So, halimbawa, 3 years ka na nakapagbayad, bibigyan ka ng 3 months na grace period kasi 1 month every 1 year na grace period ang ibibigay sa iyo. Halimbawa, 5 years ka na nagbayad, cancel ba agad yung unit mo? Hindi. Kasi ibibigyan ka pa ng 5 months na grace period. Bakit 5 months? Kasi 5 years ka na nakapagbayad. Okay? So, yun mga kabahay. So, meron kang benefit na makukuha o meron ka bang habol doon sa developer kung 2 years pataas ka na nakapagbayad. Ang tanong ngayon, what if ang pagbabayad mo ay hindi pa umabot ng 2 years at ikaw ay nag-back out? Ano ba yung makukuha mo? Okay? Under sa masedalo mga kabahay, halimbawa hindi ka pa umabot ng 2 years sa pagbabayad, ay hindi mo na makakancel yung unit mo kung ikaw ay mag-back out kasi bibigyan ka ng grace period na 2 months. Okay? So, ang dapat tandaan mga kabahay ay ganito. So, kung hindi ka pa umabot ng 2 years sa pagbabayad, ang makukuha mo lang ay yung grace period na 2 months kung hindi ka pa umabot ng 2 years. Okay? So, after 2 months na binigay sa'yo ng grace period, ay hindi ka pa rin nagbayad, bibigyan ka ng notice niyan for cancellation na 30 days. Kung hindi ka rin nagbayad, after sa notice ay makakancel na yung unit mo. At wala kang refund na makukuha. Kasi nga, kung refund ang pag-usapan, doon lang doon sa mga buyer na nakapagbayad 2 years pataas. Okay? So, in summary, mga kabahay, kung below 2 years, ang makukuha mo lang ay grace period. Walang refund. Kung 2 years lang ang below 2 years yung nabayad mo. But, kung 2 years pataas, meron kang refund.
50% from 2 years to 5 years and another 5% kung lampas na ng 5 years. Okay? So mga kabahay, bago tayo magtapos, ang pagbili ng isang bahay o isang property ay dapat pag-iisipan natin ng mabuti, kasi nga ang pagbili ng property ay isang commitment. Okay? So sayang kasi ay yung binayad natin at hindi ma-refund, lalong-lalo na kung hindi tayo umabot ng 2 years sa pagbabayad. Okay? Mga kabahay, kung meron kayong tanong at meron kayong gustong idagdag, ay maaari nyo i-comment sa baba. Huwag din kalimutan mag-like at mag-subscribe. Mga kabahay, maraming salamat po sa inyong panonood at abangan natin ang susunod natin na mga vlog. Paalam po sa inyong lahat.